So ay mga pam, welcome back to my YouTube channel again, Mr. Pam TV. So magandang araw sa inyo, no? So dito tayo dito sa Japan para dito sa Tour of Kyushu 2023. So ang mga Pinoy na sumali dito ay from GoPro Gold na sina Ronilian Kita, JP Olarte, Mark Ryan Lago, Cherry Colosero, Rostom Lima at Aidan James Mendoza. So balikan natin yung kaganapan kahapon sa resulta, no? So si Ronilian Kita nga ay pam 50 place kahapon, ang mga oras niya ay 1 minute and 30 seconds yung kanyang gap dun sa nag first place, at JP Olarte pang 66 at 8 minutes and 22 seconds. So ang iba malalayo na, kaya yung dalawang Pinoy lang muna sabihin natin. So pagkatapos, tapos na rin pala ang laro dun sa ano, criterium race, no? Balikan natin yung laro ng criterium race kung saan pang 18th place si Mark Ryan Lago sa criterium race na ginanap nung nakarang araw pa. Pang 18th place at 3 seconds lang yung gap ni Mark Ryan Lago. So balik tayo dito sa laro, no? Stage 2 na tayo, stage 2 na to. So pasensya na, yung stage 1 din natin nakuha ng video hapon. So stage 2 na tayo dito, at may Pinoy nga tayong kasama dun sa breakaway. So 4 riders yung nasa breakaway going to KOM. So ayun, no? Ayan, apat na rider yung nasa breakaway kasama ang Pinoy na si Ronilian Kita. So may Pinoy pa dito sa bandang likuran ng peloton. So 6 riders po yan, 6 riders from Go4Gold. Ayan, to itong stages na laro nila, ito ay tatlong stages lang to. So natapos na yung isa kahapon, stage 2 na ngayon at bukas na lang. Stage 3 bukas ay 129 kilometers. Ang mahirap na ruta ay ngayong araw dahil bukod sa may ano sila, may laps sila sa dulo. 5 laps yata. So ito papatawin na ang ano, isang Pinoy. So congrats Ronilian Kita, nag second place dito sa KOM 1. Congrats sa atin, congrats sa Pinoy. Second place Ronilian Kita, nag first place dito sa KOM. So ito na ang peloton, parating na. So second place Ronilian Kita, second place dito sa KOM 1. Congrats sa Pinoy, sa mga Pinoy riders. Hindi tayo nasiro ngayong araw. So yun, tuloy na ito. Ito papunta na to sa ano. So 80 kilometers to finish line na lang, 80 kilometers to finish line. So ang mababa lang ang laro nito, ang laro natin nito ay 107 kilometers lang ang laro nila, at 80 kilometers pa yung kailangan na tapusin. Mas mahirap yung ruta nila ngayon kumpara kahapon. Mas maiksi lang ang ruta ngayon, pero sobrang hirap ng ano, sobrang hirap. So ito, congrats sa Pinoy, second place, at meron siyang 8 points. 8 points siya dito sa King of the Mountain o KOM. Meron siyang 8 points. Congrats kay Ronilian Kita ng Go4Gold. So ayun. So ang ano ngayon, talagang bukod sa mahirap na yung ruta ay talagang sinamahan pa ng ulan, basang kalsada, at sana walang disgrasyang mangyari. So ang laro talaga dito kalahati lang yata, tapos yung kalahati ay laps na. So 5 laps yung pagdating sa dulo. So ito na yata yung part na ito, ito yung part na to na ano, may laps silang 5. So kailangan na makaikot sila ng 5 dito bago ang last ay doon na magkakaalaman. So ito, so again congrats kay Ronilian Kita, nag second place sa KOM 1 at nagkaroon siya ng 8 points sa KOM. Ito yung pelota natin, buo pa. At pagtingin natin mamaya kung mabubuo pa rin ba yan, dahil mas mahirap yung ruta mamaya. So kailangan nila dito mga 5 ikot. Ito yung ano, yung ruta. Kailangan mga 5 ikot yan. At ito na, Pinoy tayo. Meron tayo ditong Pinoy sa likod ng peloton. Talagang hirap na hirap talaga, gumapang talaga dito. Ang hirap ng ruta nila ngayon, bukod sa malamig ang klima, maulan, tapos ganito pa yung ruta, talagang gapang talaga. Ayan o, gumagapang talaga sila o.
Ayan, kanya-kanyang kembot sila dito. Wala, sige kembot. Talagang ang hirap talaga. Kitang-kita mo naman sa katawan nila kung gaano kahirap yung ruta dito. Talagang yung ibang mga hapon ay talagang hirap na hirap talaga gumapang. So ang kalaban kasi nila dito ay puro Japan lang din. Ang kalaban ng mga Pinoy puro halos karamihan ay para mga Japan team. Tapos Kazakhstan, tapos may isang Terengganu. Terengganu para mga Malaysian rider. Habang Malaysian country, no? Para Malaysia. At sang Kazakhstan. So ang Kazakhstan ay hindi ako familiar doon sa mga rider ng mga Kazakhstan. Pero pag alam naman ito, pag Kazakhstan talaga malakas yan. So katapos lang ng ng Asian Games at talagang dalawang Kazakhstan yung kumuha. Ganun pa man eh, congrats pa rin sa naging resulta ng mga Pinoy. At talagang sobrang tindi talaga ng ng takbuhan doon na ng average ng maabot yata ng 47 yata ang average speed. At ganun talaga ang hirap mag-maintain ng ganun. At ang mahalaga ay natapos naman yung laro. Meron lang tayong na out of limit. Karamihan sa mga Pinoy na out of limit. Pero okay lang, ang mahalaga ginawa nila yung best niya. Talagang mahirap talaga ang pag Asian Games talaga, talagang mahirap talaga mga kalaban. Talagang malalakas talaga. Sinamahan mo pa ng team Kazakhstan, talagang wala. So better luck next time. Abangan natin ang good luck na lang sa sunod na taon. Ang sino mang isasalang sa Asian Games at sa SEA Games. So last 50 kilometers to finish line to, no? Last 50 kilometers. So nangangalati na tayo. At ito pang one lap pa lang to. Isang ikot pa lang to. So ito na yung mga Pinoy nandito banda sa part na to. Wala pa, magandang pang-anim na grupo yata sila. Nagkawatak-watak din dito ka dahil nga sa hirap ng ruta. Tapos naman pa ng ulan. Talagang nagkawatak-watak sila pagdating sa ahon. Eh, ano kita mo naman gano'n ka katarik tong nila. Talagang pagalingan dito bumangking. So ito ng tatlong Pinoy. So anim yan yung hindi natin makita kung nasaan ang iba. Masabay pinakauli na yata. Dahil yung tatlo tumawid na. Ang may tatlo pa. May tatlo pa. So ito yung pinakamahirap na ruta ngayon. Ngayong araw, bukas kasi ang ruta nila may puro intermediate sprint lang. At talagang siguro banayad na lang. Pero mahabang ruta bukas, 129 lang, 129 kilometers. At palusong na kasi yun. May ahon din naman pero hindi ganito kahirap ng ruta nila ngayon. Ayan lang, good luck sa rider natin. Sana makatapos ng laro. Dahil mahirap ang ruta ngayon. Pambato natin Ron Nilian Kita, JP Olarte, Mark Ryan Lago, Jericho Lucero, Rostom Lim at Aidan James Mendoza. So Rostom Lim ang nag-champion sa individual time trial. So ito pang second lap na yata ito. At itong grupo natin ay mabuo ng 2, 4, 6, 8, 9 riders or 10 kasama ang dalawang Kazakhstan. Malay-lay na ang nagwat nila sa pangalawang grupo. So last 10 kilometers to finish line. Ano pa to? Mga tatlong ikot pa o apat? Tatlong ikot. Pag natapos dong laps na to, tatlong ikot pa. At iuurong na natin ang bahagya para matapos agad. So ito na sila, last 10 kilometers to finish line. Na talagang nagbabantayan talaga ito. Dikit na dikit talaga yung Kazakhstan dito. Talagang pag may Kazakhstan dito sa first group, talagang kakabahan na tong ibang Asian rider dito. Talagang
pahirapan talaga sila pag may kasaksatan na kalaban. So last 7 kilometers to finish line. Ayan, nagkawatak-watak na. So may isang Pinoy ditong tatagusin pa, no? Ma-overlap. Sobrang lakas ng kasaksatan, talagang kumawala ang kasaksatan na talagang kahit yung Pinoy na nasa dulo ng peloton ay talagang inabot niya pa. Na-overlap niya pa ito. Ito na isang kasaksatan, kasama pa yung kakampi niya da. Talagang iniwanan nila yung grupo nila kanina, talagang kumawala yung dalawang kasaksatan. Pang third place yun kung sakali magtuloy-tuloy. Kung hindi maabutan, ang layo ng kasunod. So ito na, takawala na talagang kasaksatan, talagang tuloy-tuloy talaga siya. At ito, tinuhog pa yung Pinoy rider dito na ano, na-overlap ang ating Pinoy riders, no? Kaya tila mo sino yun, sinong Pinoy riders yun, talagang sosobang lakas itong kasaksan, talagang na-overlap talaga yung ano, yung ibang rider na nasa dulo ng peloton kanina. Talagang inabutan niya pa. Ito pa, may isa pa siyang tatuhugin dito. Pramkinan rider, Creek Pramkinan team. Ayan, tutuhugin na. Talagang napakatuli ng ano niya, kahit yung lusong na may kurbada, talagang pinipigya niya talaga. Ayun, tinuhog pa. Only fishbowl siya dito sa mga ano, sa mga napag-iwanan sa peloton kanina, talagang tinuhog niya lahat. So ito na, patawid na to siya idol ng finish line, kasama yung kanyang kakampi. So yung tinuhog niya kanina nga isang rider ng ano, from Kinan rider. Ito na, last 100 meters, ito patapos na. Ayan, from Kazakhstan, talagang ibang klase, talagang lakas ng Kazakhstan talaga. At hindi lang isa, dalawa sila. Ito pa yung isa na ikipagrimatian dito. Ayan, kitang-kita kung sino ang lamang sa dalawa. Kazakhstan riders, second place. So ang Kazakhstan kapon, malayo sila sa ano, sa stage. Pero pagdating naman sa oras ay konti lang, kailangan nila abutin. Pero ngayong araw mukhang sila magwabagi. Pati sa GC. Ilang minuto kaya ang kakainin nila bago, ilang segundo kaya bago makatawid yung iba. So ito yung Pinoy na overlap na. Tumawid yung Pinoy na overlap. So ito pang second and third, fourth. Pang fourth. Sobrang lakas na ng Kazakhstan, kahit yung mga rider na pag-iwanan na dun sa peloton, talagang inaabot niya pa. So tapos lang natin to, mamaya pakita natin yung resulta pagkatapos nito. Pang ilan na to? Pang lima, pang anim. Ang lalayo ng ano, ang pagitan nila, talagang iniwan talaga ng Kazakhstan nung kanina sa ano, mahirap na ruta kanina, talagang tinuloy-tuloy talaga. Last 3 kilometers yata, talagang iniwan niya dun sa ahon yung ano, mga kasama niya kanina. Ito, katapos na ito, talagang iba, pagkawatak-watak talaga, malalayo ang gap. And tapusin lang natin, tapos pakita natin yung resulta mamaya, lalo sa mga kababayan natin, yung mga from GoPro Gold. So sana lahat makatapos. Kung wala pa tayong nakikita ang Pinoy, bukod dun sa na-overlap kanina. Pero ang mahalaga ngayon, kahit paano meron tayong nakuha. So from KOM, tayo ay nag-second place at nagkaroon ng 8 points. Si Ronilan Kita. So, puputulin natin ang bahagya ito. So, papakita natin yung resulta na sa top 5. So, ito ang top 5 natin. Dalawang Kazakhstan ang una, second and first. So, ito naman sa Pinoy Riders. So, may dalawang DNF tayo, no?
Sayang, pero ito yung sa pagdating sa GC49, Jornilian kita na una. At ito yung kaganapan kanina, meron tayong 8 points sa Jericho Jornilian kita. So congrats mga Pinoy, good luck bukas stage 3 ng Tour of Kyushu 2023. Ride safe.